mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanulo. Magandang gabi sa lahat at welcome sa Debaters Convention. Meron tayong debate na magaganap ngayon, September 28, 2021, Tuesday. At ang topic natin ngayon ay patutunayan ko na ang propeta at sugo biblical ay tatak Muslim kung magdasal. Ang ating affirmative dito, si Bro Ali Javier, isang ustad ng Islam. Negative naman si Fernando Camacho ng SDA. At yung kanilang set ng debate, yung kanilang setup, meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes na pagtatanong. Same din sa rebuttal, meron tayong 10 minutes. At saka yung ating 7 minutes na pagtatanong. At sa conclusion, meron tayong 5 minute na conclusion. Mauna dito negative, mahuling magsalita ang ating affirmative. At ang ating rules, syempre, Debaters Convention rules. So, basahin ko lang. Ang first rule natin, unang rule, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds at ang moderator at ang admin ang magbabantay sa 20 seconds na yan. Rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kagad, walang paliwanagan. Rule number 4, kung ano ang tanong yung lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig na affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano inilatag man o hindi inilatag. Ang rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng tatlong warning mula sa akin ay may kaukulang disiplina. Either bawasan ng 1 minute or daragdagan ng 1 minute. At by the way, ang ating moderator ngayon, ako, isang admin ng Debaters Convention at isa po akong katoliko. Ayan. So, rule number 7 natin, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no untrue attitude. No objection during conclusion. Rule number 10 at rule number 11, respect the admin. Napaka-importante. Rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, tatanungin ko lang yung ating affirmative. Bro Ali, sumasang-ayon ka ba sa mga nabasa? Yes bro, sangayon, alhamdulillah. Okay, so sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes sir, sumasang-ayon po. Okay, so that is the confirmation, no? At bago yan, syempre, bigyan ko muna sila ng 30 seconds sa pagpapakilala para sa mga hindi nakakakilala sa dalawang poging debatista na ito. So bro Ali, pakilala ka kapatid. Assalamu alaikum at magandang gabi sa ating lahat. Brother Ali Javier, dati pong Kristiyano at nagbalik Islam. Maraming salamat po. Okay, so that is Brother Ali Javier ng Islam. At yung ating negative, pakilala ka kapatid. Opo, ang inyong pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B.
Camacho Jr. Ayan, at tumatayo po sa panig ng negatibo. Isa pong maliit na membro ng Seventh-day Adventist Church. Okay, so yan po ang ating dalawang debatista, Fernando Camacho ng SDA. At sisimulan na natin ang debate ngayon. Sa mga nanonood sa live, pakishare yung ating debate para maraming makapanood at maraming matututo ayan, sa ating pinag-uusapan ngayon. So ang topic nila, patutunayan ko, ulitin ko lang, patutunayan ko na ang mga propeta at sugo biblical ay tatak Muslim kung magdasal. Bro Ali Javier ng Islam, 10 minutes para sa iyo bro, your time start now. Maraming salamat, Brother Rasha. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang papuri at pasasalamat ay naukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kapayapaan ay mapasa kanyang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa kanyang pamilya at mga kasama, at sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Magandang oras po sa lahat ng mga nakikinig at dito yung mga kasama sa grupo. Tayo ay nagpapasalamat sa kataas-taasan sapagkat pinahintulot niya ang pagkakataong ganito upang ma-share po natin sa ating mga hindi pa-Muslim na kababayan ang hinggil sa aral ng Islam sa topic ko ngayon na napagkasunduan na ang mga Muslim kung magdasal ay tatak propeta. Wika ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa makanyang kapayapaan sa isang hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magdasal kayo kung papaano ninyo ako nakita sa aking pagdarasal. Kahit palasak ngayon ang kamusliman sa buong sandaigdigan na kung magdasal ay kilalang kilala sila sa pagdarasal na sala kung tawagin at may kasamang pagtayo, pagyuko, pagpapagyarapa. At ginagawa ito 5 beses maghapon. Sisimulan po natin mga kapatid sa unang palatandaan ng kung bakit ang mga Muslim ay tatak propeta, tatak sugo kung magdasal. Biblical, kasi kung bubuin natin yung topic, sabi nga ni Brother Rasha, patutunayan ko, biblical na ang mga sugat propeta kung magdasal ay tatak Muslim. O ang mga Muslim kung magdasal ay tatak propeta. So gagamitin po natin yung mga versikulo ng Quran. Pero sana hindi pagbabawalan na gagamit ako ng mga versikulo ng Quran upang malaman din natin at may parating ang mensahe sa ating mga kababayan. Una na gagamitin ko ay yung Hebreo ono. Nung unang pasimula pa lamang sa mga henerasyon na iba't ibang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamagitan ng mga propeta. Okay, mahalaga dito mga kapatid na ang mga propeta mayroon talaga silang papel sa buhay natin. Mayroon silang papel kung bakit sila ay dapat pamarisan. Kaya sa topic na ang Muslim kung magdasal tatak propeta, bakit sila ang propeta, matawag silang daan, katotohanan ng kanilang dala. Kung basahin din natin ang Jeremiah 6:16, sa sinabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan. Magsilakad kayo doon at kayo'y mga kasumpong ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Napakalinaw ang versikulo ng Jeremiah 6:16 na magsilakad daw tayo sa dating landas. Dating landas, ibig sabihin yung, kasi relihiyon ang pinag-uusapan, ang tinutukoy dito ay yung pamamaraan landas ng mga gawain ng mga propeta. Mabuting daan ito kung tawagin ng Biblia.
magsisilakad kayo roon. O, di ba? So, lalakaran natin. Ano ibig sabihin? Gagayahin natin yung kanilang pamaraan. Bakit? Sugo sila ng Diyos. So, unang palatandaan, kung titignan natin, daraan tayo roon sa landas ng mga propeta. So, nakikita natin ngayon, ang Muslim, hindi kasi ito nagsimula lamang sa panahon natin eh. Kasi ang definition ng Muslim ay isang nilikha na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang tao ang Muslim. Lahat ng nilikha na tumatalima, matawag na Muslim. Particular kung tao ang pag-uusapan, kung tumalima siya sa utos ng Diyos, particular sa relihiyon, kung sinunod natin yung katuruan ng isang propeta sa particular na henerasyon, patulad ng Jeremiah, Hebreo Ono Ono, na nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, kanino? Sa ating mga magulang. So, saklaw tayo ngayon na inuutusan kung ano ang utos sa mga magulang, gagawin natin ngayon. So, may mga propeta sa bawat henerasyon. Kilala natin sila sa mga pangalang Noah, Moses, Abraham, David, Solomon. 25 mga propeta ang napangalanan sa Quran. Diba? Sa turo ng Islam, 124,000 messengers ang isinugo sa kasaysayan ng lahi ni Adan hanggang sa pinakahuli at ang huling propeta Muhammad sa makanya ang kapayapaan chapter 33:40 chapter 33 verse 40 ng Quran sinasabing si propeta Muhammad ang huling sugo sa henerasyon natin sa klaw tayo hanggang sa araw ng paghukom. So nauna na yung ibang mga sugo at propeta na natandaan ninyo yung binigkas natin na hadith, sabi ng propeta, magdasal kayo kung paano ako magdasal. So ito, mga Muslim ngayon na nagdarasal sa turo ni propeta Muhammad. Okay. Pangalawang palatandaan, kung sa una ay daraan tayo sa dating landas, ito ng mga Muslim, landas ng mga propeta ang dinaraanan. Pangalawa, naghuhugas ang mga Muslim bago magsagawa ng dasal. Ito yung tinatawag na wudu sa Arabic. Ablution na ika nga. Isinasagawa rin ito biblical ng isinagawa ng mga propeta. Kaya lang ang tanong ko, bakit hindi sinasagawa ng kakristyanuhan? Kasi nga dalun, ibig sabihin dito sa Quran chapter 1 verse 7, ay yung dalin, mamaya ko sasabihin, kasi siyempre ayaw kong makasakit sa ating mga nakikinig. Siyempre, nagpapauna na pala ako kung mayroon akong masabi na masakit sapagkat ito dapat sabihin ng aral ng Islam ay nanghihingi ako ng paamanhin. Yung hindi gumagawa sa mga kautosan o sinabi o ginawa ng mga propeta o particular mabasa sa Biblia ay matatawag na galun, mga nangaligaw. Diba? Kung ang pangalawang palatandaan ayon sa aking research na ito ay naghuhugas ang mga Muslim ngayon bago magdasal, ginawa rin naman ng mga propeta sa Exodus chapter 40, 31 hanggang 32, mababasa na sina Moses at Aaron na magkapatid at kanilang mga anak ay nagsisipaghugas ng kamay, ng paa, at bago sila pumasok sa tabernakulo. Ang tabernakulo ay Hebrew term ng simbahan. Kung sa Arabic pa yan ay yung masjid, dasalan, tirapaan. Ang Muslim sa ngayon, ayon sa turo ng propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan, ay nagwudu, ibig sabihin naghuhugas bago magsagawa ng pagdarasal na ito. Kung ang mga propeta at sugo ng Diyos ay iisang nagsugo at higit sa lahat, kung hindi sila magkakaiba ng turo, tama lang. Ang Islam ay sumusunod sa katuroan ng mga nauna pang propeta sapagkat si propeta Muhammad ay hindi at kaiba sa mga unang propeta. Siya ay nasa hanay ng totoong mga propeta. Kaya ang Exodo 40 verses 31-32, mababasa sa Biblia na ang mga propeta ay ginawa nila ang paghuhugas at ayon ito sa utos eka ng Diyos kay Moses. Kung basahin ninyo ang buong ang mga ilang versikulo, Exodo 40, magsimula kayo sa 30 hanggang 34, mababasa dyan na inuutos nga ng Diyos kay Moses. So itong paghuhugas ay isang palatandaan na ginagawa nga ng Muslim. Last 1 minute. Pagtatak,
propetang mga Muslim sa kanilang pagdarasal. Ito yung wudu. Alam ng kamusliman nito. Kasi kung nag-Muslim na ang isang tao, itinuturo na. Thank you, Brother Rasha. Pangatlo, palatandaan ay yung nag-aalis ng sandalyas ang isang Muslim pag pumasok sa dalasalan. Diyan din naman sa Biblia, mababasa rin sa Exodus 3:5, na pagkat bago ka pumasok o paruroonan mong lugar ay isang banal, isang malinis na lugar, ang mga Muslim, mashallah, itinuro na alisin din nila yung kanilang sandalyas o panyapak o chinilis bago sila pumasok sa dasalan. At pang-apat, nakatayo kung magdasal, nakaluhod, nakapatirapa. Halimbawa lang, sa Marcos 11:25, shala. Thank you, Brother Rasha. Okay, so dyan natatapos ang unang papapahayag ng ating affirmative, Bro Ali Javier ng Islam. So dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong, Bro Fernando Camacho. 7 minutes para sa iyong pagtatanong, Bro. Your time start now. Okay po. Good evening, Bro Ali. Magandang gabi, Bro. Po. So nabanggit po ninyo yung Jeremiah 6:16. Ano ho? Ang tanong ko po sa inyo, kasi sabi po ninyo, yan ay pamamaraan ng mga propeta. Ano ho? Ito ba ay pamamaraan ng mga propeta na tinuturo dito o yung pamamaraan na ayon sa kalooban ng Diyos? Kung ang ayon sa kalooban ng Diyos, tama yun, brother, kasi ang propeta niya, isinugo niya upang ang mga propeta magbigay sila ng gawain na yung panilang pamamaraan ay kalooban nga ng Diyos. So narapat natin na sundan yung landas ng mga propeta, kasi ito yung mabuting daan ay kadito sa 6:16, magsilakad tayo rito. Ang ibig sabihin ay sundan natin yung mga propeta. Next question, batay pa rin po sa Jeremiah 6:16 na siyang pamamaraan ng kalooban ng Diyos. Kasama po riyan ang pagsunod sa 10 utos. Ang tanong ko po, sumusunod po ba kayo sa 10 utos? Yes, brother. Kung hindi lang 10 utos ang kung bibilangin, kasi maraming utos particular. So sa 10 utos, nasusunod sa Islam, brother. Nasusunod ng mga Muslim. Okay. Next question. Maliwanag na nabanggit ninyo, sumusunod kayo sa 10 utos. Familiar po ba kayo sa 4 na utos doon sa 10 utos? Pwede bong banggitin yung 4, bro? Pwede ba yun, Mr. Moderator? O sige, paglilinaw lang naman yan, ano? Okay. So, doon sa 4 na utos, ipinangingilin ang araw ng Sabat. Ipinangingilin niyo rin po ba yung 7 araw ng Sabat ng Sanlinggo? Tama, brother. Sapagkat ang ibig sabihin ng Sabat ay Sabado sa Arabic. Hindi lang naman kasi sa Biyernes nagdarasal ang Muslim. Araw-araw po yan kabilang ang Sabado. Yun ang punto dito, brother. Kaya lang yung Sabado, biblical, magiging dito sa Quran ay para lamang sa Hudyo sa panahon ni Moses. Yung batas nila noon. Nasa panahon tayo ni Propeta Muhammad. Kaya sa akin ito. Thank you. Okay. Sabi niyo sumusunod kayo sa 10 utos. Ay bakit ngayon, tila ayaw ninyong ipangilin ang araw ng Sabat sapagkat ika ninyo para lamang yan sa mga Hudyo? Totoo, brother, kasi kung ang Sabat dito sa Quran ay inutos nga sa panahon ni Moses, hindi pinagbawalan sila na mangisda at kaparusahan sa kanila ay ginawa silang onggoy, sa panahon natin ngayon, saklaw tayo ni Propeta Muhammad at
ipinagbili na sa Biyernes tayo next mag-tipon, question. Ngunit yung araw-araw ay magkasal pa rin kabilang ang Sabado. Okay, next question. Okay. Yung bang mga propeta, nabasa niyo po ba sa Biblia na sa bawat pagdarasal nila, yun pong pagkakasunod-sunod ng inyong ginagawa na nakatayo, yuyuko, uupo, luluhod, magpapatira pa, ginagawa ba nila yan sa isang pagkakataon? Yes or no? Wala pong mabasa sa Biblia na ganun elaboration. Kaya nga lang, Brother Fernando, yung sala ngayon na inelaborate ni Prophet Muhammad na ginagawa, nakatayo, nakaupo, nakayuko, sa isang pagkakataon, mababasa rin naman sa Biblia sa iba-ibang versikulo kasi nga hindi inelaborate ng Biblia. Nabago na yung ibang katuruan, kumbaga. Okay. Next question. Saan po ninyo mababasa sa Biblia na yung mga propeta ay nagsagawa ng kanilang pananalangin katulad ng Islam? Ano pong mga talata? Si Abraham, brother, nagpatira pa siya kung magdasal sa Genesis 17:3. Si Moses at Aaron sa Numeros 20, versikulo 6. Si David sa Salmo 95:6. Si Joshua sa 7:6 ng Joshua. Si Solomon sa 2 Kronika 7:3. Next question. Sa Apokalipsis. Thank you, brother. So yung binanggit niyo, patira pa. Ay yun namang nakasistema ng paupo. Oh. Si Jesus sa Marcos, sa Lucas 22:41, nakaluhod, hindi ba ang sala na ginagawa ay mula sa pagyuko, nakatayo, punta ka sa pagyuko, luluhod ka, papunta ka sa tirapa, na nakaupo ka, tapos uulitin mo na naman. Next question. Sa Marcos 11:25, thank you. Okay. Ang tanong ko po ay doon sa parte ng paupo. Saan pong talata po yan sa Biblia? Yun nga, brother. Kung hinahanap mo lahat ng katulad ng pagsasala sa Muslim ngayon, sa Biblia mo kako hindi inelaborate. Ang ating topic ay tatak, sugo ang mga Muslim kasi nga unang-una, ginagawa namin yung mga paraan dyan na mababasa natin. Time. Time na. Salamat, Bro Ali. Okay, so dyan natatapos ang ating pagtatanong ng negative. So dako tayo sa first presentation ng negative. Bro Camacho, 10 minutes para sa'yo, bro. Your time start now. Okay, maraming salamat po sa pagkakataong ito na tayo ay muli na namang pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay makapagdaan upang palad muli sa impapawid gamit ang pag-aaral ng katotohanan. Hangad ko na ang Diyos ang maluwalhati sa pag-uusap na ito. At pasasalamat din natin sa Debaters Convention Group. Yan, at sa pamunuan ito, ganun kay kapatid na Russia na laging nakaantabay sa ating pag-uusap. At syempre kay kapatid na Ali na isa pong veterano at maginoong tagapagpahayag apologist ng Islam. At syempre sa mga nasa platform natin, kay kapatid na Rod. Ay, kapatid na Rod, na-receive mo yung message ko. Salamat po at nakarating na po sa akin. Oo. At yan. Yun o, bro, Russia o. Kanina dumating. Thank you, kapatid na Rod.
Okay, at siyempre kay kapatid na Dawood, yan, ang napakabait kong nakadibate, oh, na isa ding balik Islam, at talagang ito ay ating isa sa mga ginagalang. Kay kapatid na Ben, yan. At kay kapatid na Ali, oh, talaga ito na may isa ring napakahusay na dibatista ng Islam at napakabait na kausap. Kay kapatid na Ezra, oh, na aktibong gumagawa sa Panginoon. Kay John Paul, yan, good evening. Okay, sa akin pong bahagi, oh, ako po mga kapatid ay tumatayo sa panig ng negatibo. Ang tungkulin ko po ay pamalian yung mga maling pahayag, yung inaakala kong maling pahayag ng kapatid na tumatayo sa apermatibo. Samantalang pinatutunayan na kapatid na Ali, isang balik Islam, oh, na ang propeta at sugong biblikal. Oh, kaya lagi natin tinatanong sa Biblia kasi nakalagay sa tema, propeta at sugong biblikal ay tatak ka Muslim kung magdasal. Ano? Yan. So, first of all, gusto kong punahin yung kanyang tinitindigan, tatak Muslim kung magdasal. Ano po? Yan. Tandaan po ninyo mga kapatid, wala hong propeta o sugo ng Diyos na nagdadasal. Sa mga nakakaunawa po ng Tagalog at dyan sa mga Pilipino major, nagkakaintindihan po tayo dyan, kapag sinabi pong dasal, galing po yan sa salitang ugat na usal. Nang ibig sabihin ng usal, ito po ay isinasagawa sa pamamaraan ng merong kang kinakabisadong litanya. Aho, wala hong ganyang pagdarasal ang mga propeta at sugo ng Biblia. Meron kayong mga Bible translation na mababasa rin yung mga salitang dasal. Pero binago po yan sa mas mga latest edition. Kasi nga, dahil doon sa pag-aaral ng Filipino linguistic. O kaya hindi angkop na salita yung salitang dasal. Ang tama po, panalangin. Oh, ang ibig sabihin ng panalangin, ito yung hindi mo kinakabisang mga litanya, kundi mga pananalita o mga hibik na nagmumula mismo sa ating mga puso, sa ating mga damdamin na ipinararating natin ng puso sa puso sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya dito sa tema pa lamang, pagsak na ho ang pananayuan ng affirmative. Ano po? Kaya mapapansin po natin, yung pong mga Muslim, kapag ka sila ay nagdadaos, talagang dasal. At nakapattern po yan. Lahat ng Muslim, nakapattern, iisa lamang ang kanilang sinasabi. All around the world. Sabi nga ng kapatid na na Ali. Yan mga gusto kong mga termino kay kapatid na Ali. Na aking minamana eh. Iisa lang. Ano yung pattern? Bakit naka-pattern? Kasi nga, dasal. Oh, dasal. Pero yung mga propeta, mga sugo ng Biblia, hindi sila naka-pattern ng pagdadasal. Ang kanila, panalangin. No? Yan. So, isa pa mga kapatid, ano? So, dito, ay bumagsak na agad, ano? Yung pananayuan ng ating affirmative. No? Ngayon, doon sa ang mga propeta at sugong biblical ay tatak Muslim. Ano? So kaya iniisa-isa natin, may mababasa ba? Kasi yung kanilang pagdarasal, naka-pattern po yan. Magsisimula sa patayo, pagkatapos mga ilang segundo, ano, ay yuyuko naman sila na yung mukha nakatingin sa lupa o nakaharap sa lupa. Ano? Tapos mamaya-maya ay luluhod, ano, o paupong posisyon, no? Yan. Tapos ay maya-maya magpapatira pa naman sila. Tapos repetition po yan, tatayo uli. Di po ba? Sa isang pagkakataon po yan. Kaya hinahanap natin yung pagkaka isa-isa nito, yung details. Kasi nga tatak Muslim ang sabi. Pag sinabing tatak Muslim, dapat makikita yun sa panalangin ng mga, o sa pagdadasal. Ano? Sabi nga nila pagdadasal, pero walang pong dasal, kundi panalangin ng mga
propeta at mga sugos ng sugong biblikal. Pero wala ho, hindi ho nakalagay yung pong mga ganong ginagawa ng mga Islam ngayon. Hindi natin yan makikita sa mga propeta at sa mga sugong biblikal. Ang ginagawa lang po, ipinipilit na idikit sa mga sugong biblikal at sa mga propetang biblikal yung mga wrong practices ng mga Muslim sa kanilang ginagawang pagdadasal. Ano? So hindi po ito nakapanayo na naman. Ano ho? Yan din. Nabanggit yung pagwudo, ano, yung paghuhugas muna, no? At bago papasok doon sa tabernakulo, no? During Old Testament, mga kapatid ko, tama po yung ginagawa po nila yon. Yung paghuhugas na yon papasok sa tabernakulo. Ano? Pero yung tabernakulo na yon, hindi po yan ang katumbas ng masjid o ng kanilang moske. Kasi ang tabernakulo nag-iisa lang. Yung moske napakarami. Pero yung tabernakulo nag-iisa lang yan. Hindi pwedeng maging dalawa. Isa lang po yan. Ang tabernakulo, yan din po yung templo. No? Na kapag katitignan po ninyo yung kanyang settings, yung pong templo, nasa kalagitnaan po yan ng bayang Israel. Sa palibot po niyan, may mga sinagoga. Ang katumbas po ng sinagoga, masjid. Yan. Ang katumbas niya sa panahon natin, mga bahay-sambahan. Oh? Kaya, mali na naman yun pong impormasyon ng kapatid na affirmative na yun pong tabernakulo, yan din ang masjid. Mali po, mga kapatid at mga kaibigan. Oh? Ngayon, tungkol dun sa paghuhugas, yan po ay isang parte ng tinatawag nilang seremonyalo na kung ako ay nabuhay sa panahon ng Old Testament, ganun din ang aking gagawin. Pagpapasok sa templo, sa tabernakulo. Yan. Pero wala ho kayong mababasa sa Old and New Testament na yung mga propeta at sugo ng Diyos ay nagsasagawa ng seremonyalo ng paghuhugas, ano ho, pag sila ay papasok sa mga sinagoga o sa mga bahay-sambahan, wala po. Wrong information na naman ang bagay na ito para din sa ating mga kaibigang Islam. No? Yan. Na itong seremonyalo na ay hindi na umiiral ngayon, nakatala po yan sa Colossians 2, Colossians 2:14. Ayan. Na ito'y nakatala dun sa mga usapang nasusula sa palatuntunan. Inalis na po ito. Ayan. At sa panahon natin ngayon, wala na yung physical na tabernakulo. Ang natitira po, mga sinagoga. Ayan. So, hindi ulit nakapanayo ano, yung affirmative dito. Then, yung sa Exodus chapter 3, yung pag-aalis ng sandalyas, ano, hindi po ito nagaganap sa mga sinagoga o sa mga, mga masjid. Ay, sayang. Sige po, maraming salamat. Okay, so dyan natatapos unang pagpapahayag ng negative, Fernando Camacho ng SDA. At dadako tayo sa 7 minutes unang pagtatanong ng ating affirmative. Bro Ali, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Thank you, Brother Russia. Brother Fernando, musta? Ito, sir. Gwapo pa rin. Katulad mo. Nagleo ng tanong, bro. Yung bang pagpapatira pa na ginawa ni Abraham, ni Moses, ni David, ni Joshua, ni Solomon, palasak din ba sa inyo? Ginagawa nyo rin ba yon pag nagdasal? Yes, sir. Ginagawa po namin yan. Ano ho? Pero hindi yung magsisimula ka sa nakatayo, tapos may mga binabanggit ka, ayoyoko ka, hindi po, kundi diretso na sa pagpapatira pa, at habang ikay nakapatira pa, ano, ay idinudulog mo sa Panginoon ng puso sa puso. Next question. Na hindi natatala o hindi kinakabisa.
Brother Fernando, pangalawang tanong, mayroon din ba kayong kinaugalian na maghugas muna bago kayo magsagawa ng dasal? Wala na po kasi yan po ay mga usapang nakatala sa mga palatuntunan na yan po ay inalis na. Kasi wala na po yung tabernakulo. Ano, ang natitira po sa atin, yung mga sinagoga na lamang po o mga bahay panambahan. At hindi po yan isinasagawa sa bagay na next yan. Question. At ang panalangin... Next question. Kung hindi kayo naghuhugas, hindi na kayo gumagaya sa ginawa ni Moses sapagkat sa 16 ng Jeremiah, paano po kayo ngayon nakakadaan sa dating landas ng propeta? Opo, yan pong Jeremiah 6:16, panawagan po yan ng ating Panginoong Diyos doon sa mga namumuhay sa lumang tipan. Pagdating po sa panahong Kristiyano, tayo ay pinalalakad na doon sa daang bago na mababasa naman natin sa aklat ng mga taga-Hebreo. Kaya hindi na po tayo pinasasakop doon sa mga palatuntunan ng mga paghugas na inalis na. Thank you, Brother Rasha. Patlong tanong, Brother Fernando. Pag pumapasok po ba kayo sa inyong simbahan, banal na lugar, ayon sa Biblia rin, inaalis nyo rin ba ang inyong sandalias? Hindi na po, kapatid, kasi yun nga sabi ko nga, yan po ay nagaganap lamang sa panahon po ni Moses kapag siya aakyat sa bundok ng Sinai at makikipag-usap sa Diyos. Hindi po yan nangyayari sa mga sinagoga na nakapalibot doon sa sinaunang tabernakulo. Ano ho, wala na pong ganyang posisyon ang mga iglesia ngayon. Next question. Kaya hindi namin sinusunod po yan. Thank you, Brother Rasha. Kung kabilang pa ang tinatawag na pagtahak sa dating landas, particular, yung pagbabalbas na mabasa sa Biblia na ginawa ng mga propeta, ginagawa niyo rin ba, brother? Objection, Mr. Moderator. Wala po sa pagbabalbas yung aming paksa. Okay, so... ibig sabihin, inaano mo bro na may counter ba ako? Mamaya bro, inaano ko lang yung gustong iano ni bro Camacho. Ino-object niya, sinasabi niya na out of topic, tama, at hindi mo nalatag, parang ganoon ba? Yes sir. Okay, so bro Ali, ano yung ating counter muna bro? Nawala. Nawala si Bro Ali. Alice video is post. Kasi nandun hindi niya sagutin, okay? Yung usapan, siyempre, katulad ng nasa sa Biblia, tinatanong ko po ito, brother. Pwede naman lang. Bro, hindi ko nadinig yung unang salita mo, bro. Pwedeng... Nawala ka sagot. Okay. Ano? Sige, sasagutin ko na lang po para ano mo. Ang pattern kasi Brother Rasha sa 16 ng Jeremiah, landas ng mga propeta. Kaya naitanong ko po yung pagbabalbas kasi nasa Biblia ko rin yun, yung ginawang propeta rin, ginawa rin okay, nila. Okay, ganito. Para tuloy tayo, since sasagutin na naman daw ni Bro Fernando. So, pasok mo yung sagot mo, bro. 20 seconds. Okay. Doon sa Jeremiah 16:16, hindi po kasama riyan yung batas tungkol sa pagbabalbas na sinasabi ninyong kautusan ng mga propeta o daan ng mga propeta. Hindi po, sapagkat ang pinag-uusapan po dyan, sarili yan ng Diyos. Opo, hindi po yan daan ng mga propeta, kundi daan po yan ng ating Panginoong Diyos. Next question. Kaya sabi niyan, hanapin ninyo. Thank you, Brother Rasha. Kasunod na tanong, Brother Fernando, ang mga kababayang Muslima, Tatak Maria, nagtatalok dong din ba ang babae ninyo pag magdasal? Halagang palayo na ng palayo sa topic at hindi ko na siguro palampasin. Okay, next question tayo. Next question tayo.
Nakakasunod ba kayo sa landas ng mga propeta ayon sa 616 o biblical nakakasunod ba kayo? Yes sir, nakakasunod kami diyan. Oo, hindi. Yung ito sa Fernando. Yes sir, sabi ko nga, yes sir, no, nakakasunod ka. Nakakasunod po kami riyan. Sorry. Wait lang mga bro. I think delay konti at mga 2 seconds okay. Or 3 seconds si Bro Ali. So, ganito, adjust tayo konti. Meron tayong delay konti. So, bigyan ko ng 20 seconds na pagsagot si Bro Fernando Camacho doon sa kanyang tanong ni Bro Ali. Proceed, Bro. Yes, sir. Ang Seventh-day Adventist po ay nakakasunod riyan sapagkat hindi lamang kami lumitaw sa panahong ito, kundi umiiral na sa panahon pa ng Lumang Tipan. Then, nung inalis na po yung mga seremonyalo, yun naman ang nagkakaroon ng pag-a-adjust, no? Yung mga umiiral na lamang na batas ang sinusunod ng mga Seventh-day Adventist na siyang nasa bagong daan. Thank you, Brother Rasha. Next question, Brother Fernando. Sabi mo, yes, nakakasunod kayo. Bakit mo tinatanggihan na hindi nyo pala sinusunod yung mga tinatanong ko sa Balbas, sa Talukpong? O paano mo ma-reconcile yun, Brother? Opo, sabi ko nga po, ang Seventh-day Adventist hindi lamang umiral sa panahong ito, kundi umiiral na sa panahon pa ng Lumang Tipan. Yung mga kapatid naming umiiral sa Lumang Tipan, sinasusunod po nila yan. Pagpasok po ng New Testament, nagkaroon po ng pag-aalis ng ilang mga batas katulad ng ceremonial law. Oh, katulad po niyang mga binabanggit ninyo. At ang sinusunod na lamang next po, question. Yung umiiral sa daang bago. Ayan. Thank you, Brother Rasha. Kung sa ganun, Brother Fernando, tayo ay dumadaan sa landas ng mga propeta, nararapat lang ba na at talagang wala tayong pagkakaiba sa kanila, sa mga propeta, tama o mali? Mali po. Hindi po landas ng mga propeta ang ating ang aming sinusundan, kundi landas ng ating Panginoon na siyang nilalakaran din ng mga propeta at mga sugong biblikal. Ano ho? So, sa landas po ng ating Panginoon, doon po sumusunod ang mga Seventh-day Adventist, kapatid. Next question. Yung po bang, brother, mga mababasa na ginawa ng mga propeta, hindi ba nararapat na nandun din sa, yung luma ay nandun din sa bago? Katulad nga po ng sinabi ko, pagdating ng bagong tipan, mayroong mga inalis sa Old Testament, katulad ng mga ceremonial law. At ang sinusunod natin ngayon, yung mga batas na hindi inalis, katulad ng Ten Commandments, na wala na po. Okay, so dyan na natapos ang ating first stage ng debate. At before that, syempre, basa muna tayo ng mga konting comments dito sa ating mga live audience. Usukan muna natin ang mga to. Shout out kay Haribo Latif, yung ating top fan. Sabi niya, Tatak Jesus ka talaga, Ustad, lagi bumabati ng kapayapaan. Sabi naman ni Ezra Ezekiel Hosea, sumusunod daw ang mga Muslim sa 10 utos, pero Allahu Akbar, ang daming pinatay. Yan yung sabi niya. So sabi ni Mac Tibor, hello everyone. Sabi ni Jal Padli, ibig mo sabihin pastor, hindi totoo ang Biblia niyo mismo, ikaw nagsabi. Pinalitan daw ang Biblia. Sabi naman ni San Miguel Arcangel, Sanaw, ang paraan kasi ng Hudyo at Muslim, isang pattern talaga. Isang pattern ng sila, tas may mga denomination na pinatili yung ganong pattern. Sabi ni Mutia Makalingay, ano ba yan ang gulo ng nagsasalita? Naku po, walang ganang pakinggan. Nag-e-echo ka po, Bro Camacho. Ayan. So shoutout kay Abdul Rahman, Yakub Dawood, kay Musa Convert, Abu Al-Misalam, kay Princess Borma at saka kay Princess Jana Haji Ahmad. Ayan. So shoutout sa inyo. At sabi ni Kia Kaira, syukuran sa munsyon kapatid. Okay. At sabi ni Ruelo Kaluyan Matakaw. Teka lang.
Hindi ko mabasa. Yung bang sinagoga ay banal na lugar? Kung banal yon, dapat hubarin ninyo ang mga tsinelas ninyo at maghugas kayo kasi banal ang lugar na iyon. Okay? So, yan lang muna mga kapatid, yung ating nasa comment box. At dako tayo sa rebuttal ni Bro Ali. 10 minutes ulit, bro. Your time start now. Thank you, Brother Russia. Maraming salamat, Brother Fernando. Patuloy tayo, alhamdulillah. Yung ating tanong, kung talagang lumalakad tayo sa landas na dati pa, kasi landas ng mga propeta ng Diyos, dapat hindi natin itatanggi yung bawat tanong. Katulad nung pagbabalbas, ginawa ng propeta, kasi ang propeta, katotohanan ang nasa kanila eh. Sila yung daan, ikaw nga Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan. Walang magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi sa pamamagitan ko. Totoo yun kasi sugo siya, particular sa pang-Israelitas. Eh, nung panahon ni Noah, o sa panahon ni Joshua, o ni David, o ni Solomon, o sino pa mang propeta, sino ang daan sa panahon na yon, sa henerasyon na yon? Hebreo ono-ono. Ang mga propeta, nagsalita ang Diyos sa ating mga magulang sa pamagitan ng propeta. O sa panahon natin ngayon, sino ang daan? Si Propeta Muhammad. Kaya mag-Muslim kayo. Kasi dito sa Islam lamang, ayon sa topic natin, tatak, sogo o propeta, kung magdasal. Yung mga binanggit ni Brother kanina, Brother Fernando, yung dasal daw, hindi dapat, kailangan daw panalangin. Dasal, panalangin, pari-parehas lang lahat yun. Kaya lang, yung panalangin, kung isa-isahin natin, dua lamang yun sa mga Muslim eh. Alam mo yung dua, Brother Fernando? Ang dua ay supplication o panalangin. Saan ka man naroon, saan ka man, anumang ginagawa mo, nananalangin ka sa puso, sa isip mo, yun ay rekomendado, pagsamba yun sa Diyos. Pero yung dasal, as in salah, sa Arabic, ito yung wala sa inyo. Kaya nga dito, ginagawa ito ng katawan, itong sala. Samantalang yung panalangin, yung supplication, ay gagawin ng iyong isip, ng iyong bibig, di ba? Walang mga particular na oras, di ba? Pero itong sala, 5 times daily. O, di ba? Kaya nga tinanong kita, brother eh, ginagawa nyo rin ba na alisin ninyo yung tsinelas ninyo pag pumasok kayo sa simbahan? Eh, kasi lugar na malinis yan eh. Kung sabi nating banal, ayon sa Biblia ninyo, kung inutos kay Moses sa Exodus 3:5 na alisin mo ang iyong panyapak sapagkat ang kinaruroonan mong lugar ay banal, fine, brother. Matatagpuan sa Islam talaga nang pumasok ka sa masjid. Masjid, Arabic po yan, brother. Tinutulan mo na yung tabernakulo sa Hebrew term ay sinaguga sa New Testament o naging Greek. Kung titignan mo yan, lugar yan na pinagdarausan ng pagsamba o pagdarasal sa isang banda. Kaya yung masjid, hindi mo rin alam ibig sabihin kasi Arabic yon. Masajid, mga pagdarasal, ibig sabihin pagtitirapaan. Pero sabi ni Propeta Muhammad, ito ang kagandahan ng Islam, inayos, pinalinaw sa atin. Sabi ni Propeta Muhammad, wajur ilat liyal ardi masjida kullaha. Ipinahintulot sa akin at ang aking ummang, ating henerasyon, yung tao ngayon sa panahon na to, na pwedeng pagdasalan ang buong kalupaan. Nakita ninyo ngayon, kaya ang mga Muslim nagdarasal na tataksugo, saan man sila naabutan ng oras, napapansin nyo mga kapatid. Ang pagiging Muslim ng isang tao ngayon ay ibig sabihin, pagtalimi niya sa kalooban ng Diyos, sa turo ng propeta, kung saan ka nasasaklawan na panahon. Alangan naman, panahon po ikaw, Brother Fernando, ni Moses, para itanong mo kanina yung hinggil sa Sabat, malayo po yung topic doon na, okay lang, walang problema. Kaya, kasi kailangan maluwag itong ating usapin eh. Hindi lamang naman ito yung pagdarasal na nandoon sa nasusulat na topic natin eh. Katulad ng paghuhugas muna bago magdasal, ginawa ba ninyo? Hindi pala.
eh bakit nasa Bibla ninyo? Eh kami palang Muslim ang sumunod eh, tama. Sumusuko kali ang meaning ng Muslim eh. Tumatalima sa kalooban ng Diyos na itinuro ng propeta. Eh kaya natatak propeta ang Muslim kung magdasal kasi nagsisimula sila sa paghuhugas. Itinuro ito ni Propeta Muhammad. Ano yun? Wudu, kung tawagin sa Arabi. Tinhugasan ng kamay, ang paa, ang mukha, at mga ibang bahagi ng katawan ayon sa itinuro ni Propeta Muhammad. Di ba nasulat sa Exodo 40:31 hanggang 32? Ayon sa utos ng Diyos, ginawa ni Moses, Aaron at kanilang mga anak. Alhamdulillah. Welcome po kayo sa Islam. Dito lamang matatagpuan ang mensahe ng mga naunang propeta. Kung ang mga propeta, daan at katotohanan, nararapat lamang na sundin sila. Kaya nga lang kung Biblia ang ating basihan, sabi mo kanina, sa lumang tipan na bago na ang, sa bagong tipan. Brother, yan ang itinatanggi ko eh. Kasi kung titignan mo ang Matthew 5:17 hanggang 19, hindi mababago ang tipan. Kung ang tipan ay yung kautusan o utos mga sinasabing ginawa ng mga propeta sapagkat inutusan sila ng Diyos, tama lang. Tignan mo ngayon ang utos ng ang ginawa ni Propeta Jesus New Testamento. 26:39 ng Matthew, nagpatira pa rin siya sa dasal. Di ba? Nagpatira pa rin eh. Tatak Abraham eh. Tatak Moses eh. Di ba? Tatak Solomon eh. Mababasa, di ba? Kaya kung titingnan mo ngayon sa Matthew 6:9, ito yung istiftah doon sa sala. Alam mo yung istiftah? Pambungad sa sala. Yung sinasabi ng Matthew 6:9 hanggang 12, kung di ako magkamali, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo hanggang sa dulo. Actually, palasak yan sa mga Kristiyanong Katoliko, mashallah, di ba? Pag natapos na nga yung pagdarasal ng Kristiyano, magsasabi sila, peace be with you, lumingon sila ng kanan kaliwa, di ba? Ito yung sala eh. Kasi dito nagsimula talaga, original nito eh, naging innovation na lamang sa Christianity eh. Tingnan ninyo. Yung istifta sa sala, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gayruk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bago ka magbasa ng binabasa. Totoo, brother. Sabi mo kanina na yung dasal ay mayroon kang litanya na minimemorya. Totoo kasi kahit sa Matthew 6:9, sabi ni Jesus, ganito kayo kung magdasal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Hindi nga ba, doon yung sa istipta, sinasamba yung Diyos, yung pangalan pa nga niya. Tama ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, dito itinataas. Kaya yung tanong noon, nung Kristiyano pa ako bilang Iglesia ni Cristo, tanong ko, ano yung pangalan ng Ama? Hindi nila masagot. Eh yung narinig ko noon, Allah ang pangalan ng Diyos. Sa Zakaria 14:9, isa lamang ang pangalan ng Diyos. Ayun, napanatag ako. Allah nga. Kasi kahit pumunta ka sa China, hindi Ching Chong Chai ang pangalan ng dasalan natin na Diyos eh. Allah pa rin eh. Kaya tignan, Brother Fernando, at sa lahat ng mga nakikinig, kung natupad sa inyong relihiyon ang mga pinag-uusapan natin ngayon sapagkat propesiya ang mga itong versikulo, mga ginawa ng mga naunang propeta, tama sana relihiyon ninyo eh. Sayang eh. Sa Islam natagpuan na ito yung tamang pananampalataya eh. Relihiyon ng mga propeta. Kaya doon sa topic natin na kung ang Muslim magdasal, tatak propeta, tama yun. Tatak propeta pag ang mga Muslim kung bumati eh. Biblical yan, di nyo maitatanggi. Sabi kasi ng Quran, chapter 1 verse 7, 6 and 7, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril magdubi alayhim walad dallin. Igabay mo kami sa matuwid na landas. O, di ba? Dinabanggit namin ito doon sa dasal. Iginabay nga kami sa matuwid na landas, sa landas ng iyong mga biniyayaan. Sino sila? Landas ng mga propeta. Tingnan mo yung 6:16 ng Jeremiah. Hindi sa landas ng mga kinagalitan. Thank you, Brother Russia. Hindi sa landas ng iyong mga kinagalitan at sa mga landas ng mga nangaligaw. Ito na po yung pinanginihingi ko ng pamanhin. Sabagat ang kinagalitan ng Diyos ay yung mga Israel. Israelitas, mga Hudyo.
Bakit? Sapagkat bago sila ng kanilang pananampalataya, ipinapatay nila propeta, di ba? Iba-iba yung kanilang ginagawa. Palasuway sila, yung mga Hudyo. At yung mga Kristiyano dito ay tinutukoy na mga galun, ibig sabihin ng aligaw. Tignan nyo ngayon, ang daming Kristiyanismong mga sekta, iba-ibang ginagawa, nagkakasemplangan, nagkakawindangan, hindi malaman kung sino ang katotohanan sa kanila. Kaya nga dalun ayon sa Quran. Alhamdulillah. Iginabay. Thank you, Brother Asha. Thank you, Brother. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative, Bro Ali Javier ng Islam. At syempre, dako tayo sa second na pagtatanong ni Bro Fernando Camacho. 7 minutes para sa'yo, Bro. Your time start now. Okay. So, ang tanong ko po, doon sa chapter 6, verse 5 ng Matthew, na siya po ninyong ginamit. Chapter 6, verse 9, brother. Chapter 6, verse 9. Okay. Yung ano po ba ang ginamit na terminong Grego para sa salitang panalangin po dyan? Hindi ko po familiar, brother. Unless basahin ko sa Google, brother. Tagalogin mo po yung Grego niya. Okay. So, since na hindi po ninyo alam, ano po ang inyong pansamantalang kaalaman? Yan po ba ay panalangin o dasal? Sabi ko, brother, ay ang panalangin at dasal sa isang banda, isa lang yun kasi pakikipag-usap natin ugnayan sa Diyos. Kaya nga lang, yung panalangin na sinabi mo sa pinakamalapit sa mga Muslim ay dua, gawin mo o hindi ka nagkakasala. Yung sala dapat mong gawin. Yung 5 times daily. Thank you, brother. Mm-hmm. Okay. So, kapatid na Ali, nasiyasat mo na ba ito sa Filipino language, yung salitang dasal at panalangin? Yes or no? Yes, brother. Ayon sa pag-aaral, ang tinatawag namin na sala, isinasalin nila ito na dasal o panalangin. Kaya lang, kapag sinabing mong panalangin, ito yung supplication. Ito po yung dua na magsalita ka sa iyong sarili, makipag-usap ka sa Diyos, anumang ginagawa mo, saan taman. Hindi ito katulad ng sala. Thank you, brother. Next question. Yun pong sa inyo, panalangin po ba o dasal? Alin? Yung sa inyo po na ginagawa, panalangin o dasal? Yung sala. Apo. Yung sala, brother, sabi ko nga, sinasalin ng mga mufassirun na dasal o panalangin ay walang problema, walang kaso. Kasi parehas ito na may ugnayan tayo sa Diyos, pakikipag-usap natin sa Diyos. Yan po, brother. Okay, sige. Babago na ako ng tanong. Doon ako sa pag-aalis ng sandalyas o panyapak. Ano ho? Opo. Okay. Ang tanong ko po, nang pumasok po ba si Solomon sa templo o doon sa tabernakulo, hinubad ba niya ang kanyang panyapak? Kung yes, magbigay po kayo ng talata. Wala pong isang rikta na ganun na kataga, pero kung basahin mo ang kronika, Second Chronicle, 7:3, matagpuan mo na sina Solomon at David ay nagpatira pa sa kanilang dasal. Pero kung ang punto dyan na rikta, nag-alis ng sandalya, si Moses, parehas silang mga propeta. Diba? So, sapat na yung isa sa kanila na nagpakita ng ganun. Kinumpirma ng Muslim ngayon. Next question. Islam, si Propeta Muhammad. Okay, next question. Lipat ako kay Moises sa sinasabi po ninyo. Saan po siya nag-alis ng kanyang sandalya? Sa pagpasok ba sa tabernakulo
o sa pag-akyat sa bundok ng Sinai kung saan kinuha niya ang Ten Commandments? Kung saan man siya naroon, hindi sinabing tabernakulo. Kaya nga lang, sabi dito sa Exodus 3:7, alisin mo ang iyong panyapak sapagkat ang lugar na iyong kinaroroonan ay banal. Ibig sabihin, sa punto na ito, kung nagsasagawa sila ng dasalan sa lugar sa kanila ngayon, saan ginagawa rin ang dasal sa Islam ngayon? Di ba sa masjid? Kaya kung lugar ay banal o malinis, inaalis ang tsinelas. Sentido kumon. Next question. Thank you. Okay. Diyan sa Exodus 3, hinubad niya ang kanyang sandalyas doon sa lugar na may nagniningas na puno o sa taberna o doon sa tabernakulo. Dalawa lamang po pamimilian ninyo. Sa bundok ng Sinai na may nagniningas na puno o sa tabernakulo. Saan po diyan hinubad niya yung kanyang Ayon sa talata, brother, ay sa nagniningas, hindi sa tabernakulo ang tinutukoy. Kaya lang sinabing ang lugar na kinaroroonan ay banal. O ngayon, saan natin makatagpuan ang lugar na banal sa panahon natin? Hindi ba sa mga simbahan? Bro, sentido common po yun. Thank you, brother. Next question. Okay. Next question. Dahil hindi appropriate ang Exodus chapter 3 para sabihin na dapat magubad ng sandalyas pagpasok sa templo, meron ka pa bang ibang talata na nagsasabi, pagpasok mo sa tabernakulo'y maghuhubad ka ng sandalyas? Saan talata Po? Wala po, brother. Hindi na matagpuan sa inyong Biblia ang ganun na litra por litra. Pero kasi kung hahanapin natin lahat sa kasulatan, siguro kahit sandi pa, hindi magkakasya. So makakasapat na yung mga napansin natin na pagkakahawig sa Islam sa ginawa ng mga propeta. Thank you. Okay, next question. Kung wala sa Biblia, saan po sa inyong Quran nakalagay na pagpasok sa tabernakulo, hindi sa masjid ha, sa tabernakulo ay maghuhubad ng sandalyas? Walang ganyang eksaktong salita, brother. Okay, sabi ko nga. Kaya nga lang sa ginawa ng Propeta Muhammad, di ba pinamunuan ko doon sa hadith sa una kong tindig, magdasal kayo kung papaano ako nagdasal. Okay, so kabilang doon na inaalis yung kanyang panyapak din, walang tsinilas din. Next question. Sinuro ngayon sa Musliman. Next question. Kung wala sa Biblia, wala din sa Quran. Time. Meron bang sa hadith? Ay, sayang. Okay, so dyan na natatapos ang second cross ng ating negative at dako tayo sa negative stand. Bro Fernando Camacho, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Rebata. Okay, salamat po. So, unahin ko yung Jeremiah 6:16 na kanina pa niya binabangon. Yan po ay paanyaya sa mga taong nasa Old Testament. At kung talagang sinusunod ng kapatid na Javier ang Jeremiah 6:16, dapat may paghahandog din sila ng mga tupa bilang bahagi ng pakikipag-ugnayan nila sa Diyos. Dapat may pag-iikapuo rin sila. Di ba? Yan. Dapat meron din silang taunang sabat na isinasagawa tuwing ikapitong buwan. Dapat meron din silang sabat na isinasagawa tuwing ikapitong taon. Ayan. At yung tinatanong natin sabat na ikapitong araw, sabi niya nagsasabat din daw sila. Ewan ko kung naintindihan yung pagsasabat. 23:3, yun ay isang holy convocation ng mga lingkod ng Diyos. Dapat yung mga nabanggit natin, dapat na mumutawi yan sa Islam. Pero hindi po eh. Ginagamit lang yung talata para patunugin sumasangkap sila dito. Pero ang totoo, hindi ho, mga kapatid. Pagdating po ng New Testament, kaya nga inihahain sa atin, hindi na yung dating daan, kundi yung daang bago na nasa aklat ng Hebreo. Kasi sa daang bago, mayroon ng mga inalis na mga panuntunan. Halimbawa, yung ceremonial, inalis na yun.
Kaya wala ng paghahandog ng mga tupa, bato-bato sa panahon ng bagong tipan. O sapagkat inihandog na yung pong inaaninuhan ng mga tupa, si Kristo. Yan. O, kaso kulang sa impormasyon. Ano ho? Yan. Then, sabi po niya, no? Yung dasal at panalangin, magkapareho. Ewan ko saan diksyonary na kuha ito. No, sabi ko, alam ito ng mga nag-aral ng major na sa Pilipino subject eh. Ano? I-type nyo naman po sa Google. Lagay nyo sa Google, ano ang pagkakaiba ng dasal at panalangin? No? Sasagutin po kayo ng Google. Oh? Oh. Na yung panalangin na yan, eh dito oh, sa Brainly, oh, na dictionary. Ang panalangin tumutukoy sa mga kahilingan natin pasasalamat sa Panginoon na mga salitang basta natin binabanggit, no, et cetera, na hindi ito kinakabisa. Pero yung dasal, kinakabisa. Oh, magkaiba ang panalangin at dasal. Sinabi ko na nga yung salitang ugat ng dasal eh. Galing sa salitang usal. Oh? Kaya yung mga nagdadasal dyan, na mayroong binabasa, halimbawa, kasama po yun sa tinatawag na dasal, sa usal. Yung may librito ka, kakabisaduhin mo yung nilalaman ng librito, tapos eh, idadasal mo. Tama yung kasi nga, usal yun. Yung Muslim, kinakabisa nila, yung mga detalye na sasabihin, tama yun, dasal yun. Hindi yun panalangin. No? Hindi panalangin po yun. Okay? So doon sa Matthew 6, chapter 6, no? Makikita po ninyo, ang ginamit po dyan, hindi po yung salitang Greek na ousal. Hindi. Kundi ginamit dyan ay prosenki, o prioso kesti na talagang panalangin. Yan po ay isang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Diyos kung papaano mananalangin ang isang tao. Ayan, oh. Oh. Ganyan po yan, mga kapatid. At dito sa pananampalatayang Kristiyano, meron kaming itinuturo dito na halimbawa ng pananalangin, oh, yung paraan ng paggamit ng apat na titik, yung acts. Oh, yung adoration, confession, thanksgiving, at saka supplication na isinasangkap sa pananalangin. Ayan. Pero hindi po yung kinakabisado na ganito ang babanggitin mo kapag makikipag-usap ka sa Diyos. Hindi. Sa panong Kristiyano, hindi po. Ano po? Yan. So ngayon, tinanong natin, ano? Saan ba naghubad ng sandal si Moises? Oh, doon ba sa tabernakulo o sa bundok ng Sinai? Na kung saan tinanggap niya yung Ten Commandments, dun sa harap ng nagliliyab na puno. Oh. Maliwanag din naman ang sagot niya eh. Sa nagliliyab na puno, yun ang binabanggit sa Exodus 3. Hindi sa tabernakulo. Ba't ipapasok mo yung Exodus 3? Ipapasok mo sa tabernakulo. Ha? Wrong quotation. Inaccurate quotation. So, mali kayo hinanap natin. Sa tabernakulo mismo, may talata ba Biblia? Wala raw. Oh, hinanap natin sa Quran, wala rin daw. Oh, eh naabutan lang ng oras kasi sa hadith hahanapin ko rin eh. Oh, meron ba binabanggit ang hadith na pagpapasok sa tabernakulo? No, hindi sa masjid, sa tabernakulo. Oh, I think ewan ko kasi hindi naabutan eh. Kung meron, sa kinuha ni Muhammad yun, wala naman palang tala sa Biblia. Eh kung wala, eh saan naman kinuha ni kapatid na Ali pangatira? Pagpasok ta sa tabernakulo, magubad ka ng sandalyas. Oh. Oh. So wala talaga, no? Hindi talaga maipipilit, no? No, yung kanilang maling aral. Ano? Then, yung paghuhugas. Ano ho? Oh. Yung paghuhugas, bakit hindi na natin ginagawa yun? Kasi nga inalis na yun. No? Yung ceremonial na yun, inalis na. Sa panahon kasing Kristiyano, sabi sa atin ng Biblia ganito, mga kapatid, sa ikalawang Korinto, sa unang Korinto, yan, no? Kapitulo 6, talatay 11, sabi sa atin. Oh. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo,
inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo at sa ating Panginoon. Ano sabi? Hinugasan na tayo ng Diyos. Binanal na tayo ng Diyos. Oh? At sa pagpasok natin sa dakong banal, hindi mo na kailangan yung seremonyalo ng paghuhugas dahil hinugasan na kayo, binanal na kayo. Siguro ang kapatid na Ali, kailangang magbalik Kristiyan para muli siyang mahugasan ng ating Panginoon. Muli siyang banalin. Ano? Kasi sayang. Yung ginagawa nga, yung offer ng Diyos eh, na pagbabanal sa kanya nga, sa magpapasakop sa kanya, no? Na siya nga maghuhugas ng kanyang kasalanan. Sayang, kaya siya nananatili sa lumang sistema, sa seremonyalo ng mga paghuhugas. Kasi nga, no? Hindi pa siya nahugasan. Ano? Yan ang pagkakaiba. Kaya yung pong mga propeta at mga sugo ng Diyos na nasa Biblia, hindi tatak Muslim, kundi sila ay mayroong tatak ng Diyos. No? May tatak ni Kristo, hindi tatak Muslim. Ano po? Ano ba yung tatak ng Diyos sa Biblia? Tignan po ninyo. Babasa ako dito sa aklat ng Ezekiel 20 at 20. Sabi rito ay ganito, mga kapatid. Ito yung tatak ng Diyos. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ano po ang tatak ng dapat taglay ng bayan ng Diyos? Yung tatak ng Diyos, yung tanda ng ating Panginoon, yung pangingilin ng kanyang sabat. No, hindi yung tatak Muslim. Ano, hindi yan. Ano pa? Ano pa? Dito po sa isa pang talata. Ano? Gusto kong mabasahin din natin ito, no? Yeah. Dito po sa nawala yung talata ko, no? Yung ang gusto kong basahin yung tanda ni Jesus. Sa kanyang yung sinabi ni Apostol Pablo, ano? Mamaya siguro maaalala ko yung talata na yun. Ayon sa East District ng Galacia. Buhat ngayon, sino man ay huwag bumagabag sa akin sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Yan ang dapat natin taglayin. Hindi yung tatak Muslim. Ano? Hindi yung tatak Islam. Kaya mga kaibigan, ano? Very obvious, no? Sablay ang paniniwala ng affirmative tungkol sa bagay na ito. Ano? Yan. So, ano pa yung hindi natin na nasagasaan doon sa kanyang mga sinabi, no? I think lahat po nadibang ulit natin at hindi na naman nakatayo yung paninindigan po ng Islam. Ano? Kaya yung mga sugo ng Diyos, mga propeta ng Diyos, wag po kayo maniniwala na sila'y tatak Islam. Hindi po, taglay nila yung tatak ng Diyos, hindi tatak ng Islam. No? Yan. So, uulitin ko, wala pa rin nabasa, wala pa rin napatayan ang mga kaibigan nating Islam. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative, Bro Fernando Camacho ng SDA. At tuloy-tuloy tayo. Punta tayo sa ating second cross ng affirmative, Bro Ali. 7 minutes, Bro. Your time start now. Thank you, Brother Rasha. Brother Fernando, tanong. Itinatanggi mo ba na nagpatira pa si Abraham, si Moses, si David, si Jesus? Biblical o hindi? Ay, hindi po. Hindi ko itinatanggi na nagpatira pa sila. Nagpapatira pa nga rin kami. Pero hindi yung sistema na nagsisimula kang nakatayo, tapos yuyuko ka, tapos maya-maya ay uupo ka, tapos magpapatira pa. Hindi ganun ang proseso, tapos uulitin yun ng maraming beses. Hindi. Ang pagpapatira pa, isang action lamang na magpapatira pa ka. At doon na ay ihayag mo yung binay. Thank you, Brother Rosana. Premise, ang mga kamusliman, pag pumapasok sa dasalan, nagpapatira pa doon sa pagdarasal. Ginagawa nyo rin ba, Brother Fernando, pag pumasok kayo sa simbahan ninyo, ay nagpapatira pa rin kayo sa inyong dasal?
Okay. Hindi po kapatid, sa aming mga bahay panambahan, hindi po. Sapagkat wala kang mababasa sa Biblia na yung mga pumapasok sa sinagoga, kapag sila'y nananalangin, nagpapatira pa. Yun ay sinasagawa nila sa mga pribadong lugar. O katulad ng ginawa ng mga propeta ng Diyos at ng mga sugo ng Diyos, ng sugo ng Diyos sa Biblia. Next question. Kaya yun yung ginagawa ninyo, unbiblical. Thank you, Brother Rasha. Sa 1 Corinthians 11:6, nagtatalukbong din ba ang kababaihan ninyo, Brother Fernando, katulad ng Muslim sa Muslima, Islam? Out of topic. Next question tayo. Kapatalangin po kayo magtanong, kapatid. At sa nasa second na po tayo, time Brother. Time nasa rebuttal na lahat. Ganito. Bro Ali, kahit pilitin natin yan na ipasagot sa kanya at sinasabi ni Bro Fernando, tinatanggi niya dahil ito ay isang out of topic daw. So para tuloy-tuloy tayo, bro, next question tayo. 5 minutes and 7 seconds, bro. Proceed, bro. Thank you. Brother Fernando, yung mga kinagawian sa lumang tipan, pagdating sa bago, binago ba o nanatili? Oo, hindi. Mayroon pong mayroong inalis bilang pagbabago, mayroong nanatili. Yun pong mga inalis, mababasa po ninyo sa Colossians 2, talatang 14, yung mga usapang nasusulat sa palatuntunan, which is the ceremonial law, kabilang po riyan. At yung mga hindi inalis, yung nananatili, Ten Commandments, yung may kinalaman sa pagkain ng araw kalumal. Okay. Thank you, Brother Russia. Sino paniniwalaan natin, Brother Fernando? Yung sinasabi mo o yung sinabi ni Jesus? Biblical, babasahin ko mamaya. Ikaw o yung sinabi ni Jesus? Pareho po. Dahil yung mga sinabi ni Jesus, yan po ang aming ipinangaral. Nang sabihin ng ating Panginoon, hindi ako naparito para sirain ang kautusan at ang mga propeta. Ano ho? Yung po ay tumutukoy sa mga hula o propesiya para sa kanya. Yung po yung hindi niya sinira at kanyang ginanap na binabanggit sa Mateo 5:17. Tandaan po niyo, nakalagay dyan. Mm-hmm. Next question. Sinabi mo, brother, inalis yung iba. Sabi ni Jesus, nanatili. Hindi masisira ang batas. Sino paniniwalaan namin, brother? Paniniwalaan po ninyo, kami po na nag-aaral ng Biblia. Sapagkat yung sinasabi namin, yan po yung binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pong nasa Mateo 7 na siyang gusto ninyong banggitin, Mateo 5:17 na gusto ninyong banggitin, yan po'y tumutukoy sa mga hula na nakatala sa lumang tipan, propesiya po para sa kanya. Kaya nga banggit yan, kautusan o mga propeta. So, yan ay... Thank you, Brother Rasha. Premise, sabi mo kanina, magbalik Kristiyano na lang ako. Ano po ba ang ibig sabihin ng Kristiyano ayon sa Google? Tagasunod ni Kristo o tagasamba ni Kristo? Pag sinabi pong Christian, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, followers of Jesus Christ. Kasi kung susunod tayo kay Kristo, ituturo sa atin ang tamang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Yan. Kaya ang magiging bagsak niyan, 12:1 ng aklat ng Roma. Yung kasama diyan yung pananalangin, hindi lamang ginagawa sa sinagoga. Thank you, Brother Rasha. Bakit mo ngayon sinasamba si Kristo kung tagasunod naman pala ang Kristiyano, Brother Rasha? Ano, Brother Fernando? Kala ko si Brother Rasha na pinapa. Okay, katulad niya ng aking sinabi, kapag susunod tayo kay Kristo, ituturo ng ating Panginoon sa Kristo kung papaano ang angkop o tamang pagsamba sa Diyos. Kaya lalabas ang 12:1 ng aklat ng mga taga-Roma. Ang pagsamba, araw-araw, minuto-minuto, isinasagawa. Hindi lamang sa mga takdang oras. At tulad ng inyo pong ginagawa.
Dinig nyo pa ako, maingay dito eh. Next question, may oras pa ba ako? Meron pa 1 minute and 18 seconds ba? Okay, thank you. Brother Fernando, kung sinusunod si Kristo sapagkat siya ay sugo, ba't hindi kayo nagpapatira pa na katulad ng ginawa ni Moses, Abraham, David? Nagpapatira pa nga kami, kanina ko po yung sinagot, na ginagawa namin yan sa mga pribadong lugar. Ano ho? Wala kang propeta o mga sugo ng Diyos na mababasa sa Biblia na yan isinasagawa sa sinagoga. Yan po ay sa mga pribadong lugar kung saan wala pong nakakakita sa atin. Thank you, Brother Russia. Kung nasa Biblia na binago na yung batas ng lumang tipan pagdating sa bagong tipan, alin ang susundin natin? Yung nasa bago o yung nasa luma? Ang susundin natin ang ating Panginoong Diyos kung ano yung kanyang mga itinirang mga batas. Pero doon sa mga hindi na o inalis na, ipinako na, hindi na natin dapat sundin yon bilang tanda ng pagsunod din natin sa kanya. Siya yung nga naglagay, siya rin ang may karapatang time na, 7 minutes time. Okay, so dyan natatapos ang second part ng ating debate, which is yung ating rebuttal at yung ating second cross. At bago dyan, basa muna tayo ng comment. At gusto ko lang shoutout ng matinde, si Ty Ben. Sabi niya, shoutout daw sa lahat ng Patripasyanism sa all over the world. Ayan, ginagamit din niya. At shoutout din kay Jai Jalpad. Sabi niya, bakit hindi sinabi ni Jesus na sambahin siya? Ayan yung sabi niya. Sabi ni Ezra Ezekiel Hosea, hindi lahat ng Muslima nagtatakip ng ulo. Okay, sabi naman ni Anton Ampuan Alawi, sino ba na una sa mundo, si Adan o si Kristo? Ang grade 1 po, paniniwala mo. Ayan yung sabi niya. At sabi naman ni Abdul Lakman, Hanip sa Biwang, saan po ba sinira ng propeta Jesus ang kautusan ng mga propeta? Okay, lagapak na ang argumento ng SDA. Sabi ni Bilyan Mervari Mihio, sino ang propetang Christian? Yan ang tanong niya. At kay Jack Ladra, mukhang mananalo na naman ang SDA. Kita ko na. Okay, so dako tayo sa ating final conclusion. At bibigay ko yung 5 minutes. Bro Fernando Camacho, para sa yung final conclusion, bro. Your time start now. Okay, so sa akin pong huling 5 minuto, mga kapatid, laging napapagkamalan po itong Matthew 5, talatang 17, na tumutukoy sa mga pinagbabanggit ng kapatid na Ali, no? Pero ang totoo, mga kaibigan, no? Yung pong binabanggit po riyan ay tumutukoy sa Old Testament. Kaya kung mapapansin po ninyo, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o Torah. Sa wikang o Torah, ano ho? Yan, sa Hebrew. O ang mga propeta, yung Nibim. Sa mga Hudyo, kapag binabanggit po na magkakasama yung kautusan, propeta, yan po'y tumutukoy sa Old Testament. No? Kasi nagkaroon po ng three-partial division ang Old Testament. Sa ibang bahagi naman ng kasulatan, no? Binabanggit naman ito ng tatlo, kautusan, propeta, at mga awit. Oh, yan. So tumutukoy naman sa Torah, Nibim at Ketubim. Oh, pag magkakasama po yan, Old Testament po ang binabanggit yan. At yan sa konteksto, nakasentro sa mga hula patungkol sa atin pong Panginoong Jesucristo sa kanya pong pagkakabayubay sa krus bilang haing handog. Yan po nakatukoy po yan, mga kapatid. Kaya dito, mali po ang paggamit ng Biblia, no? Nauunawaan natin sapagkat maraming tao ngayon gumagamit ng Biblia, hindi para maunawaan talaga ang katotohanan, kundi gagamitin, kahit sa maling pamamaraan, may pangkatwiran lamang, ano?
Pero sino dapat din yung paniwalaan? Eh di kami mga nag-aaral ng Biblia kasi kami yung lubos na nakakaalam ng tamang pagtuturo riyan. No? Yan. Katulad po ng mga nabanggit sa atin ano? Tungkol doon sa pag-aalis ng sandalyas, hindi na nayo sapagkat wala sa Quran, wala rin sa Hadith, wala rin sa Biblia na pagpapasok sa tabernakulo dapat maghubad ng sandalyas. Wala pong nakatala. Okay? Then, bakit hindi na naghuhugas? Kasi hinugasan na tayo mismo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga ceremonialis na yon, hindi na umiiral sa panahong Kristiyano kapag tayo na nanampalatayan na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung pinag-aanyayan natin sa ating mga kaibigang Muslim. Yamang napapatunayan natin nananatili pang marumi ang mga kaibigan nating Islam, ay inaanyayahan natin na magbalik Kristiyan upang maranasan nila yung paglilinis ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? Kasi kapag kay mananatiling tatanggi ang mga kababayan nating Muslim, ang kababayan nating nasa panig ng Islam, ay baka dumating ang panahon wala nang haing natitira pa. Kaya habang bukas pa ang pintuan ng awa, mga kapatid, inaanyayahan namin kayo na muling magbalik loob sa Diyos. Dito ituturo sa atin ang tamang pagsamba, hindi lamang nakaukol sa mga takdang oras, kundi ito ay sa lahat ng panahon ng ating buhay, sigu-sigundo, minuminuto. Yan ang tamang pagsamba sa Diyos na ating iyahaing buhay ang ating sarili sa Diyos, no? Na ating i-offer yung ating paglilingkod sa Diyos. 12:1 ng aklat ng mga taga-Roma. Ano po? At ang ating gaganapin ay yung sistema ng pananalangin. Tapos na? Pananalangin, hindi po yung pagdadasal. Kaya po doon sa aming pong paksa, wala pong matibay na napatunayan ang ating pong kaibigang apermatibo. Ang patutunayan niya, yung mga propeta at sugong biblikal ay tatak Muslim kung magdasal. Mali po, mga kapatid, walang napatunayan. Ang tatak ng mga propeta at sugong biblikal, hindi po tatak Muslim, kundi tatak ng Diyos. Alin ang tatak ng Diyos? Yung pong araw ng Sabat, no? Na binanggit din po, no? Na meron din tatak ni Jesus. Yan, ano ho? Kaya kapag susundin natin, mga kapatid, yung mga panuntunan ng Biblia, hindi tayo maliligaw. Ang ating pananaw hindi magiging katulad ng mga ligaw na kaisipan ng mga kaibigan nating Muslim. Ano po? Kaya ho, mga kapatid, sa ating mga kapwa Kristiyan, manatili po kayo sa ating pananampalataya. Huwag po kayong magbabalik Islam. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative, Fernando Camacho ng SDA. At sa ating last part, Bro Ali, 5 minutes para sa iyong final conclusion, bro, bilang affirmative. Time start now. Thank you, Brother Russia. Shout out sa lahat ng nakikinig dyan at lalo na yung nandito sa Roma. Hindi natin napapangalanan. Maraming salamat, Brother Fernando. Nagpapasalamat na ako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit sa maiksing oras na to ay naihayag natin, alhamdulillah. Ayon sa topic natin, ang Muslim ay tatak propeta, tatak sugo, biblical kung magdasal. Hindi matutulan ni Brother kasi totoo naman na sa Islam, ginagawa ng mga Muslim ang ginawa na ng mga propeta, biblical. Dumaraan ang mga Muslim sa dating landas, sa 16 ng Jeremiah, landas ng mga propeta, sa utos ng Diyos. Naghuhugas bago magdasal. Ito na yung wudu. Hindi ko alam kung alam ni Brother Ruel Tio ito kasi nasa Saudi siya eh. Maghugas muna, mamaya magdasal sila, magpatira pa sila eh, nandyan sa Biblia. Exodo 40:31-32, ginawa ni Moses at Aaron na iniutos ng Diyos, o, di ba? Eh kung si Propeta Muhammad ay hanay siya ng mga naunang propeta, tama lang, Islam ang tama. Bakit? Isang kinukonsidera
nagmuslim na ang maraming Pilipino na pari, pastor, ministro, hindi lamang mga Kristiyano nagmumuslim, pati Hindus, pati Buddhist, sa iba-ibang mga lahi. At mapapatunayan yan, makikita maraming video sa Google. Yung paghuhugas na ito, mashallah, palasak ito na ginagawa ng Muslim, yung magbudo. Napakatinding palatandaan talaga ito kasi ang Diyos talagang iparating niya sa atin ng mensahe na ito kahit sa pamagitan ng inyong Biblia, di ba? Yung pag-aalis pa ng sandalyas kapag pumasok sa banal na lugar, hindi mo lang sasabihin na yung nandyan sa Exodo 3:5 doon sa kung saan nagliliyab na apoy. Hindi, saan matatagpuan ngayon ang banal na lugar sa panahon natin? Sa mga simbahan, sino ang nag-aalis ng sandalyas? Ang mga Muslim talaga eh. Di ba? Ang nakatayo na magdasal, biblical yan, Marcos 11:25. Ang lumuhod ka o ikay nakayuko, di ba? Ginawa ni Jesus lahat yan sa Lucas 22:41. Yung nagpatira pa lalo na, kaya nga doon sa topic eh, nagpapatira pa siyempre ang mga propeta noong panahon nila ayon sa Biblia, sa kanilang dasal, ay nagpapatira pa rin ang Muslim. Kaya sa Matthew 26:39, si Jesus mismo, kanina, tinanong ko, ano ang kahulugan ng Kristiyano, tagasunod ni Kristo ayon sa Google? Eh bakit si Prophet Isaiah na si Brother Fernando ay tagasamba ni Kristo? Eh tama lang talaga ang Muslim. Nasa tamang landas talaga, nasa tamang gawa, nasa tamang pananampalataya. Propeta ba naman ang ating basihan? Tama lang. Kaya magbalik Islam ang mga Pilipino, eh, particular. Hindi lamang ang mga ordinaryong tao, pati mga celebrities, mga sikat na mga tao, mga marurunong sa Biblia, pastor, pare, hindi matatawanan, di ba? Yung pagbabalbas na sinabi ko kanina, tinanong ko, Leviticus 19:27, huwag mo nga ahitin, di ba? Utos yun eh, huwag. Eh ngayon, sino nakakasunod? Muslim. Asan yung mga kakristyano natin? Hindi ko alam kung nakakasunod sila. Diba? Yung pagtatalukbong, mga kababaihan, nakakasunod din naman yung sa Katoliko, actually, yung mga madre lang. Diba? Pero ang reality, Muslim ang nakakasunod. Sa, thank you, Brother Russia. Sa 1 Corinthians 11:6, huwag kang mag-ano, kung hindi ka magtalukbong, magpakalbo ka na lang. Di ba? Kaya mainam talaga ang mensahe ng Islam. Eh. Nandito ang katotohanan. Ikinukonsidera ang lahat ng ito, alhamdulillah, kung saan mananatili talaga ang mga palatandaan sa isang relihiyon kung sumusunod ka sa landas ng mga propeta ng Diyos sapagkat sila ang daan at katotohanan. 5:17 ng Matthew, hindi sinira ang batas ng mga naunang propeta, utos ng Diyos. Eh bakit sabi ni Brother Fernando na bago na daw? Kaya tinanong ko kanina, sino sundin, si Jesus o si tagapagturo nyo? Yung tagapagturo daw nila. Kaya pala nagkakawindangan na. maraming thank you, maraming salamat sa oras ko. Sana ay magbalik Islam yung mga gagabayan ni Allah time. Sa pamagitan ng thank you Brother Russia at sa lahat. Okay, so dyan natatapos ang debate natin sa gabing ito between Bro Ali Javier ng Islam versus Fernando Camacho ng SDA sa topic na patutunayan ko na ang mga prophet at sugo biblical ay tatak Muslim kung magdasal. Affirmative dito si Ali Javier, negative naman si Fernando Camacho ng SDA. At bago natin i-end yung ating live, syempre gusto ko munang mabigay ng tig 1 minute na pasasalamat. Mauna ka na, Bro Ali. Thank you, Brother Russia. Maraming salamat. Unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagpahintulot sa atin, nagbibigay patuloy na gabay sa atin sa matuwid na landas at hingin natin sa Kanya na gabay niya tayo hanggang sa dulo ng ating hininga, sa huling hibla ng hininga, sa landas ng mga propeta. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nakinig. Nasa Roma, lalo na kay Brother Fernando, at siyempre kay Brother Russia, isang Katoliko na mabait. Ang mabait, malapit mag-Muslim yan. Thank you!
Okay, at so, syempre ang ating SDA, pasalamat ka kapatid. Salamat ka kapatid. Bro SDA. Okay, papuri, paglolahati at karangalan ay tanging sa Diyos lamang. Ano ho? At tayo rin ay nagpapasalamat sa buong kawani ng Debaters Convention Group kay kapatid na Russia Vista, oh, na siya pong mananatiling Kristiyano at hindi magbabalik Islam, sa ating pong mga kasama rito sa Entablado, kapatid na Rod. Ayan, na nakatanggap ako ng pagpapala ng regalo kay kapatid na Joy, kapatid na Honey Lisa, kay Ustad Ali, kay kapatid na Ezra, ayun, kay gwapong-gwapong kapatid na Ruel. Ayan, at syempre sa akin pong very professional, ano ho, at napakahusay na tagapagtanggol ng Islam ang atin pong Ustad Ali Javier. Ayan, at sa lahat po ng mga nasa comment section, sa mga kaibigan nating Islam, ano, wala pong personalan, tanging pag-aaral lamang. Salamat po sa inyong komento. Subaybayan po ninyo yung aking YouTube channel. Tap nyo lamang po sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. At lalabas na po dyan ang ating napakaraming mga almost 600 na mga videos na. At syempre, huwag nyo po kalimutan na antabayanan ang ating po programa dito sa Debaters Convention Group. Purihin ang Panginoon. Hasta la vista. Ba't hindi mo ibinati yung Tatak Jesus na Salam Aleikum sa John 2021? Okay, okay. Okay na tayo, tapos na. At gusto ko din magpasalamat sa lahat ng ang ating mga supporter, lalong-lalo na yung tatradashbegda.com na laging nagsusuporta sa Limitless Convention, yung ating mga kaibigan dyan na supporter din ng Debaters Convention. At kung gusto nyo yung mga ganitong mga debates, pwede kayong mag-PM sa akin o sa Debaters Convention at isi-set namin kayo. Kung wala kayong makakalaban, pwede kayong mag-PM sa akin at hahanapan namin kayo ng ang dami kasi ditong ano, gusto din ng magandang talakayan, kaya po pwede kayo, meron kaming STA, ganyan yan, kay Bro Ali na isang Islam, sa Catholic, sa MCGI, at iba-iba pa, Born Again, End Time, basta marami, napakarami, kahit atista meron kami, at kahit attorney ni Satanas meron nga. So, yun, Debaters Convention, ito po isang platform lamang at dito tayo magkakaroon ng pantay-pantay na pagpapahayag sa ating paniniwala. So, yun. So, this is Admin Marcia, Debaters Convention. We're out. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas.